안녕하세요. 안녕하세요. Welcome to Neil Carter Channel. For today's vlog, gagawin natin ang top 10 K-drama ng Kim and Barnes. May na mga napanood kaming K-drama as a couple, so magbibigay kami ng 10 na love na namin na napanood namin as a couple. Mm. So kasi nanonood ka din kami separately. Ito yung mga napanood namin nung married couple. Yes. Once a month, meron kami pinapanood na isang K-drama. Pero that was before Nathan. Basta nag-start to July 2017. Ni-rank na namin to sa pinakagusto na. What? Number 10. Cinderella and Four Nights. Based sa title niya, may isang girl tapos may apat na bidang lalaki. Parang F4 yan eh. Oo, medyo F4 yung peg niya. Mga ganyan. Mayaman sila na kakapatid. Na apat, oo. Oh. Pasensya na kung hindi namin na maalala. Kasi matagal na itong mga ito eh. Kung ano lang naalala namin ngayon. Tsaka hindi rin namin ma-mention yung mga real names nila or names nila dun sa K-drama. No? Mm-hmm. Yung girl dito sa Cinderella and Four Nights, siya yung bidang anak na babae dun sa The Parasite na movie. Ah, oo. Siya yun. So magaling siya dito. One of the boys kasi siya eh. Mm-hmm. Si Ate Girl. Mm-hmm. Yeah. Ate Girl na lang. Si Ate Girl. Okay. Anong mga gustuhan mo dito? Bukod sa yung sa akin kasi light lang to eh. Sakto lang. Hindi nakaka-stress panoorin. Mm-hmm. Minsan kasi mga hinahanap namin mga hindi na lang nakaka-stress. Parang yun nga, manonood ka lang just for the sake of parang pag-good feel ganyan. Mm-hmm. Kung na-typean niyo yung Meet Your Garden na yung mga mayaman, magaganda yung lugar, mga eksena, maganda yung bahay. Mm-mm. Ito yun. Ito maganda yung din yung bahay nila. Ito, oh. Ito yung mga kotse, no? Mga yayaman yung series. Number 9 namin. Suspicious Partner. Lawyer sila, ganyan. Ito kasi may halutong ano, parang may halutong case na sinosolve nila all throughout the series, ganyan. So, hindi lang to pure na love story. May halo siyang medyo legal. Matututo ka dito nga regarding sa mga cases tsaka dahil sa kung paano rin mag-defend ng mga kaso. Mm-mm. Wow! Natuto ka ba mag-defend na? Natuto ako. Anong dinefend mo na? Anong nga ba yun? Mukha ano yung matututo ka mag-defend ng kaso. Galing-galing. Si ano dito? Siyempre, yung sikat na lalaki. Si Kuya. Si Emperor. Yan, yung anong pangalan ng series na yun? Empress Ki. Yes. Ki, diba? Empress Ki. Siya yung Emperor sa Empress Ki. Oo, yan. Favorite yan ni Mami. Hi, Mami. Hi, Mami. Ano paghalata? Ako favorite rin yung Empress Ki. Aming pang number 8 ay Fight for My Way. Fight for my way. Si Park Seo Joon. Na-crush ng kapatid ko. Sabi lang. Fight for My Way to My Dreams. Parang ganon. Kasi mayroon silang kanya-kanyang goal, kanya-kanyang dream. So, yung story revolves around reaching their respective mga goals and dreams. Si Park Seo Joon. Ano siya? Seo Joon. maging mix, ano siya, diba? MMA fighter. Si Ate Girl naman is maging reporter. Reporter. Yung girl dito is yung girl din sa Descendants of the Sun, yung second na yung supporting actress. Mm-hmm. Yung the pretty face. Mm-hmm. At si yung bidang actor, si anong pangalan niya? Park Seo Joon. Si Park Seo Joon ay yung nasa IT1. IT1 class, yeah. Mm-hmm. Siya yung nasa IT1 class ngayon na hindi pa namin napapanood. Nasa list din yan ng future series. So since na kay Park Seo Joon na naman tayo, yung number 7 namin is si Park Seo Joon din ang bida. Ay, oo nga, no? Mm-hmm. So, ang number 7 namin ay What's Wrong with Secretary Kim? Yan. Yung Tagalog, ano bang mali? Ang problema, Secretary Kim. Rom-com din siya, tapos problema mo ganun. Iba yung acting ni Park Seo Joon. Magkaiba siya eh. Kung iko-compare mo yung Fight for My Way, oo, tapos to series. CEO. In fairness, flexible. What? Flexible. Parang versatile. Ang versatile. Flexible. Flexible. De flexible na lang. So,
Diba? Kung paano rin mag-deal sa trauma, mga problems mo sa struggles in the past, paano rin mag-overcome doon. Kasi syempre, ang usual ano naman kay drama, una yung mga light lang yan, ganyan, pero yung pala may mga, aside sa fun, may mga ano sila yung pinagdaraanan. Tsaka dito mo din maano yung trauma nung bata na nadadala siya hanggang pagtanda. Na may effect talaga kung ano yung pinagdaanan nung bata tapos tanda na sila ngayon. So, di mo alam kung anong hugot ng mga ugali, ganyan. Pero, if you trace back, more on childhood issues talaga. Importante yun na maayos, madil, no? Kasi nagkakaroon ng baggage. Wow. Diba? Sa paglaki. Lalim. So, for number 6 namin, so, ito, isa pa sa light din na good feel lang. Tapos, cute. Cute yung story nito. Ito ay Weightlifting Fairy. Ang nagustuhan ko sa Weightlifting Fairy, yung sa sports. Kung gusto nyo na ma-involve sa sports. Ng weightlifting, tapos yung sa isa naman sa swimming. Gusto ko yung medyo comedy din to eh. Oo, yun, comedy. Maganda yung timpla. Bagay din tong couple. Na naging real life couple. Na nag-break din. Yes, update mo. Walang update. Nag-kabalik. Wala. Issue. Kasabayan niya si Strong Woman Dobongsun. Parang mas gusto ko yung Strong Woman Dobongsun. Hindi siya kasama sa list kasi pinanood namin yun. Na hindi pa kami, Meriko. So, hindi siya pumasa din sa qualification ng list. Basta gusto ko yung ano lang din siya. Light lang din siya. Light, oo. Kasi ano to eh, coming of age. Ano ang ibig sabihin ka? Ewan ko, ikaw nang sabi nung anime. Diba sa ito yung mga story ng mga teenager? Baka basta mga ganun lang, light lang. Ng mga athlete. So, number 5. Number 5 ay Pinocchio. Ang bida dito. Yung gwapo na si Neil. More on ano kasi siya eh, mga lies, ganun. And ang maganda kasi dito talaga, parang nag-raise siya ng awareness sa mga nire-report ng media na it's not all truth. Medyo heavy lang itong Pinocchio, ganun. Pero nagustuhan ko siya. Parang may story din ba? Meron. Mas malaki yung part na eye-opener to. About this social issue. Oo, social issue. In regards to, yan, lalo yung mainstream media. Mainstream media, yes. Hindi maiwasan doon na yung biases, di ba, na kung yung network is behind dito, may susuportahan silang ganito. So, naipit yung mga reporter. Like ito, yung bida dito sa Pinocchio. Kaya ang Pinocchio eh, so dito mo talaga kailangan maging aware ka kung nagsisinungaling na nagsasabi ng totoo yun sila sa balita. So, hindi yung haba yun. Mababa yun. Hindi naman. Naging fantasy. Pero hindi to fantasy. More on sobrang real talaga niya na yung mapapaisip ka talaga ng social issues din talaga eh. Yun, actually, yung isa sa mga ano maganda din sa K-drama na ang galing nila mag-raise ng awareness. Talagang pinakita nila na natutwist yung truth talaga eh. Iba yung sinasabi ni reporter na ito, dito kay reporter na isa. Which is napaka-relevant sa panahon ngayon. Kaya nga, laging maging tawag dito. Panuri. Patanglawin. Hindi maging ano talaga. Maingat. At saka alam niyo yung alin yung fake news sa real news. So, number 4 na tayo. Number 4. Gusto ko na itong mga ano, sa top 5 eh. So, number 4 is I'm Not a Robot. Dito kasi, si ate girl, nagpanggap siya na robot. So, there's kasi tong si Guy, ano siya eh, may sakit siya. Hindi, may sakit siya na ano, na may allergy siya pag humawak siya ng human. Di ba pag na-touch siya ng human, tapos sobrang hindi siya na siya makahinga.
So, dahil doon... Physical touch talaga. Oh, physical touch. Tapos, dahil doon, nagpanggap na robot si ate girl. Mm-hmm. Pero na ano naman, hindi siya nag-allergy. No? Mm-hmm. Ano talaga, parang more on psychological lang. Yung problema ni Koya. Hindi ko tanay. So, ito kay ate girl, galing nakapanggap talaga siya ng robot. Na-robot siya. Tsaka ang abangan nyo dito, comedy kasi ito eh. So imagine nyo, pag nagpapanggap na robot, tapos nasi CR na siya, ganyan. So yung challenges niya na kung paano niya mapupull out na robot siya all throughout. Maganda, galing, love story to. Rom-com. So pinagsama nga na may science, invention eh. Invento ng mga robot, ganyan. Mm-hmm. Basta mahilig sa mga collection na tayo. Mga gadgets. Mm-hmm. So, kung mahilig ka sa mga medyo sci-fi, so yun, eto, I'm not a robot. Okay din. Ganda. So, for our number 3. Top 3 namin is Missing Nine. Hindi siya masyadong sikat, pero... Napalabas ba ito sa Netflix? Hindi. Hindi, pero ang ganda niya. Panoorin nyo. As in, eto yung isa sa mga napanood namin na walang love story, pero nagustuhan namin. Wala ba siya totally love story? Wala eh. Wala, no? Walang mga love factor. Pero may bida ding babae tsaka lalaki, ganun. Pero ang ganda lang niya. Ang Missing Nine kasi, ang plot niya is nagkaroon ng plane crash. Tapos 9 sila na na-stranded sa isang island. So, sa Korea, mga sikat sila eh. Oo. Ano nga ba sila? Mga sa entertainment industry. Oo, mga yan. Sikat yung 9 na yun. Oo, sikat sila. Actually, may manager ata sa 9. Oo, may manager. Tapos yung head ng company. Basta sikat sila sa Korea. Tapos nag-plane crash sila. Napunta sila sa isang island. Mm-hmm. Tapos, kaya sila missing 9. Kasi sa Korea, missing 9 sila. Tapos, dun sa island, ipinakita dun kung paano sila nabuhay. Ang ganda kasi nung story na hindi mo din talaga expected. Madami twist, no? Sobrang... Imagine yung kung mahilig kayo sa Survivor. Oo. Na paano nabubuhay sa island life. Yung island life ng mga survivors. Oo, tsaka yung island life kasi nila, half lang yun ng series. Yung the other half is kung paano nila isosolve yung the cases behind sa pagkawala nila. Okay. Kasi maganda. Baka mag-spoiler na. Pero maganda. Okay. I-try nyo. Sobrang walang dull moments dito. Yung actor. Si Jung Kyung-ho. Yung actor doon na parang nasa ibang mga Korean K-drama din na napanabate. Yung bida dito na actor. Kung nasa di ba? Sa Crash Landing. Oo, sa Crash Landing. Diba, hanapin nyo na lang din. Hindi sabihin natin kung sino siya na. Yung dinedate ni Yoon Seri. Nung, may mga glimpse lang siya yun na siya yung kadate ni Yoon na Seri. Hindi, na yun ang itsura niya sa Missing Nine, tsaka sa Dugyot kasi siya sa Missing Nine kasi syempre, island survivor, ganyan. Pero yung kadate ni Yoon Seri, yun yung bidang lalaki dito. Hindi yung hindi yung... Basta yung sa piano din, piano. Oo, basta ganun. Oo. Yeah. So, hanap tayo ng clip. Second. Yeah. Okay. So, number 2 na tayo. Tuntuado ako sa top 5. Number 2 namin is si Chief Kim. Also known as Good Manager. Ayan, ang ganda nito. Alam ko bakit talagang gandang-ganda ka. Ano yung copy? Ano yung trabaho? Accountant kasi yung bida dito eh. Oo. The accountant. Uh-oh. Tapos, syempre, medyo relate as an accountant. Medyo relate ako kay Chief Kim. Maganda talaga siya. Kahit hindi ka accountant. Ito kasi si Ninong, hindi naman siya accountant. Tapos, nagandahan din siya. Tapos, si Ninong team namin. Hi, Ninong team. Nagustuhan din niya yan. Kasi sobrang ganda nung niya. Yung storyline. Ito, wala din to halos. Wala ding love story. Oo, love story. Gusto nung mga palabas medyo deep. Si Chief Kim kasi dito sobrang funny. Matalino, tapos...
Yun yung may marami siyang clever, kalokohan. Clever siya, ganyan. Napansin ko lang yung madalas sa top 3 namin, hindi ganun kaano yung love story. Pero more on, ano talaga eh, parang hard. Hindi naman hard. Pero maganda yung plot niya na kahit hindi dalhin ng love team. Ganun. Kasi nandun sa storyline. Anong favorite mo na set? Chip Kim. Sa Chip Kim? Ako mo, yung dun sa... yung sa bar? Ano nga ba yung nangyari niya? Yung nambugbog siya. Ano kasi siya? Matalino, tapos may pagka-gangster. Oo, yun. Ito si Chief Accountant. Kim. Siguro hindi siya yung usual na K-drama na love story. Pero... love story centered. Pero maganda. Maganda talaga siya. Nakailang maganda na ako. Run down na tayo ng top 10 to 2. Bago natin so, i-reveal ang number 1. So, ang number 10, Cinderella and Four Nights. Number 9, Suspicious Partner. 8, Fight for My Way. 7, What's Wrong with Secretary Kim. 6, Weightlifting Fairy. Number 5, Pinocchio. 4, I'm Not a Robot. Number 3, Missing 9. 2, Chief Kim. Chief Kim, good manager. At ang aming number 1, syempre. Siguro kasi ito yung latest na napanood natin. Latest, tsaka sobra naman talaga pinag-usapan. Nag-viral. Trending. Alam niyo na to? Number 1, ang... Crash Landing on You. Ay, crash. Yes! Yung mga crash landing. Oo. Gusto ko dito yung ano, crash yung... landing. Magandang support cast din. Basta maganda. Hindi talaga wala, no? Ma-explain. Gusto ko dito yung pinaka-conflict pa lang na between North and South Korea. Iba siya sa usual. Kasi diba conflict tayo, ng... alam natin na may conflict. Pero anong itsura? At ano nga yun pag ganito yung scenario? Yun lang, diba? Oo. Yun pa lang eh. Ah, ganun pala yung mga possibilities na pagka yun yung nangyari. Ano ba nangyari? Spoiler. Alam niyo ba na, di ba usually, ina-adapt ng Philippines yung mga K-drama. Yan, mga na-adapt namin, mga natin, endless, mga Descendants of the Sun, Endless Love, ganyan. Tapos sabi ni Nin, paano kaya pag in-adapt ko sa Pilipinas? Kaya-kaya. Anong gagawin? Kaya-kayang i-adapt ang, yun nga, guys, hindi, kung may yun, North at South Korea, kung i-adapt yun sa Pilipinas. Paano gagawin kaya ng, Philippine adaptation. Oh, anong sa tingin nyo? Anong gagawin? Ano ba ang magka-conflict? Ano ba magka-conflict dito? Sipin nyo nga guys, so, pag-usapan natin. Comment below. Comment nyo. Pasahin namin. Kung paano magiging Philippine adaptation. Pero ako pwede medyo i-edit yun. Tapos ang maging title is Crash Landy on You. Crash Landy? Dad jokes. Crash Landy on You. Moving on, kada episode kasi may maganda siyang eksena. Actually, napa-research din kami dito ni Nel ng about North Korean. Kasi ang totoo ba? Magaling na rin kami ng... Magaling kami ng Korea. Ng South Korea. Pero, syempre, yun na yun, mga napapalad natin dito sa... Nanggaling, as in, bumisita lang ha. Hindi kami taga doon. Alam namin, singkit kami. Yung pag... Nanggaling kami. Bumisita kami. Bumisita. So, nakaka-curious talaga. At tapos dito, at least nabalansin na, ito pala yung buhay ng sa North Korea. Na yung based dun sa mga iba namang article na nabasa, accurate naman. Para yung mga vlog din, na yun pala ganun pala yung nangyayari sa North Korea. So, ang galing lang. Galing ng buhay ng soldier. Saka ang pangalan ni Rina. Si Yoon Seri at saka si Captain Ri. The Ri-Ri couple. Bagay din dalawa, no? Anyway. Para tayo. Eto, pinanood namin to ni Neil lang. As in, yung inatabayanan talaga namin siya weekly. Hindi namin siya yung inintay na matapos, tapos minaraton. So, as in, while... sinashow siya sa Netflix weekly. Inaabangan talaga namin siya. Nakahabol tayo ng week 10. So, ngayon, nung
madami kasi to. Parang mas nag-trend kasi siya after siya ipalabas ng buo sa Netflix. So, meron... So, pinapanood pa lang siya ng iba. Tapos na kami. Parang, ahead tayo. Sorry. So, pag nakakita ko... Masarap mag-recommend. Masarap mag-recommend. Isa kami sa nag-rally. So, na gano'n na, uy, panoorin mo. Ganyan. Well, nag-post pa tayo ng picture. Nakasama kasi natin si Captain Rick. So, ngayon, every time na nakakakita ako ng mga nanood nito after ko makapanood. So, madami akong nasabihan. Kabilang na dito ang aking kapatid habang pinapanood niya yung Crash Landing. Pag nalalaman ko talaga na nanonood sila ng Crash Landing, sabi ko, ngayon palang pinapanood yan. Ay, grabe ending yan. So, ini-spoil ko na talaga sa kanila. Tapos lahat sila naiinis sa akin kasi sinasabi ko sa kanila, patay sila lahat dyan! What? So, alam mo yung nanonood ko na sabihin, patay lahat nung ano. Tapos, di ba, nung ayoko na kung spoil ako. Pero yun, pasensya sa mga na-bully ko. Pero talaga may namatay. May mga naman. Huwag na lang. Ayan. Pero so, ganda yung Crash Landing. And, sana, kaya ba to kung magkakaroon ng aside sa Philippine adaptation, part 2? Hindi na siguro. Okay na ako dun sa ano. Hindi na, no? Okay na. Okay. So, there you go. That's our top 10 K-drama as a couple. So, yung mga recommendations ko din. Kasi actually ako, mas madami ako napapanood eh. Na hindi pa napapanood ninyo. Ang recommendation ko, Touch Your Heart. Ganda. Ano yun? Yung secondary couple sa Goblin. Sila, Lidong ba yun? So, sila yung bida dito na maganda. And, rom-com din siya. And yung isa pa, hindi rin siya sikat. Pero, maganda yung story. It revolves around the importance of marriage. It's one more happy ending. Kung sino yung bida sa Missing 9, siya yung lalaking bida dito. So, magaling kasi umartit yung fairness dito kay Kuya. At meron kaming hindi pa natatapos. Ongoing. Ang Birth of a Beauty. Yan. Ito maganda din pa, in fairness. Rom-com. Mm-hmm. Pero hindi pa namin natatapos. About transformation. Physical transformation. Kung meron din kayong ano nyo, mga gusto nyo mga K-drama series, i-comment nyo. Ililista namin yan. Comment nyo din kung paano kung nagkaroon ng Philippine adaptation ng ano. Crash Landing on You. Kasi talagang pinag-anuhan namin yun. Kung ano nang gagawin nila. Bigyan natin sila ng idea. Don't forget to like and subscribe and comment and share. Yan. Again, the Cutter Channel, Fun, Food, Family, Faith. Bye! Bye! Annyeonghaseyo!